So, hello po mga ka-Auntie Shine. Salamat po sa ating first 5 subscribers. So, na-update ng ating Panasonic Econavi na top mount freezer refrigerator. This is second day simula nung una nating sinaksak. Ito na siya. Ayan. Ewan ko kung nakita nyo pero malamig na. Nilagay ko siya sa yung kanyang cold air control. Ay, nilagay ko a little bit to the left than normal. Tapos, diba, malamig na. Kita nyo naman ang ano, magka-cloudy-cloudy. Yung ref ay medyo ubos na. Ubos na except sa eggs. May kwento. Kukwento ko na lang later bakit napakadami akong eggs ngayon. Ayan. Malamig din. Hindi super lamig. Pero sakto lang. Kasi nilagay ko siya sa number 3. Hindi siya naka-high. Number 3 lang siya. Ayan. So far, so good. Mga extra tips lang ay yung sa ice box, according sa manual, is ito ang best location niya sa taas, imbis na sa baba. Tapos make sure kapag naglagay kayo ng mga pagkain, kita niyo yung mga vents na yan. Huwag niyong sasarahan yung mga vents. Maglagay pa rin kayo ng konting space para nag-circulate ang cold air. Bigas na, bigas. Bigas na lahat ng mga nilagay ko sa freezer. Ganun din. Dito sa ref side, yung mga butas-butas na yan, huwag sasarahan para dyan lumalabas yung lamig. So, isa dyan, meron din ba dito? Wala ata dito sa baba. Meron isa dyan, 1, 2, tapos dito sa prime cooling na section. Ayan, yung butas dito, pwede mo isara. Kung nakasara yan, parang ref lang yung lamig nito. So, mga 4 degrees. Although, meron din namang grills dito sa ilalim, left and right side. Pero kung gusto mo na yung prime cooling plus, na umabot siya sa minus 1 degrees, is buksan mo siya para naka-fully open. Ayan, diba? Pero since dalawa lang yung nakalagay sa akin, hindi ko kailangan ng super lamig na minus 1 degree. So, kasi lulutuin ko na ito maya. Kaya, lagay ko muna siya somewhere sa slant. Yun. Yan lang po ang aking update. So far, so good. Thank you!